So at least 5 members group. So initially, ang mangyayari starting next week, so it will be October 9, I think. 9, 10, 11, depende kung anong days ang CA1, you know, it's either Monday, Tuesday, or Wednesday. But yung first reporter will be the group of the president, no? So yung president ninyo, together with his selected members, will be the first group to report the subject. So eto yun siya, no? At least 5 to 6 members per team and at least 15 to 20 minutes yung haba ng presentation ninyo. So likewise, each member are encouraged to talk, to present, to give ideas, no? To discuss. Wag lang yung ano, yung si leader lang. Hindi, dapat at least bawat isang miyembro ay merong ambag sa group presentation. So plain, madali lang naman siya. At the same time, this is a avenue para turuan kayo kung paano mag-present ng mga reporting. At the same time, kung paano nyo mag-express, paano kayo mag-express ng inyong mga ideas pertaining to the subject matter that you are tasked to assign. So ito yung mga report, no? So ito yung Google Docs na sinabi kong i-make a copy ng team leader ninyo. At the same time, doon, i-input ninyo kung anong grupo kayo. So halimbawa dito, sa topic number 1, no? Kung saan dito yung mga president at the same time with the members. So Maritime Prison, no? Starting ng October next week, 9. Then Bridewell, another team, Walnut Street, Michigan, and so on and so forth. So at least 5 members, no? 5 members per team. Pag sumobra, 6, okay na yan. Basta dapat lahat may ambag at mag-report kayo 15 to 20 minutes. Bakit yan? Kasi I need also to discuss. Magdi-discuss din ako ng lecture natin. So at least may a lot time para sa class discussion natin. At the same time, dapat kahit halimbawa next meeting, dapat laging ready yung mga bawat reporters. Kasi pag wala tayong gagawin, tas maganda ang presentation, most probably per meeting maaring 2 ang magre-report. O di kaya pwede din 3 ang magre-report, no? So dapat bawat grupo ay ready. So halimbawa, Bridewell dapat mag-report kasi sabi magre-report. Tapos hindi siya ready. So pwede mag-proceed yung mga Walnut group o di kaya yung mga next preceding group. So again, halimbawa, di nakapag-report si Bridewell. Di siya nakapag-ready. Etong si Walnut Street, ready sila. So may plus points kaagad yun. At the same time, puntos na din na nakapag-report sila. So dapat pag-schedule, ready. O di kaya kahit hindi schedule, dapat always kayong ready. Maikli lang naman, 15 to 20 minutes. Mag-research lang kayo. Then pag-aralan ng mabuti for you to be able to present during the class discussion ng napaka-comprehensive, ng napakagandang presentation. So this is a your activity, no? Group activity. So again, 5 to 6 members, okay na yan. At the same time, 15 to 20 minutes. And the reporting will begin on October 9, sa Monday, Tuesday, and Wednesday na pasok, no? So what else? So likewise, ito din ang pag-aaralan natin dito sa course na to, no? Sa Institutional Correction 1 or Correction Administration 1. So dito, dapat matututo talaga kayo sa subject na to. No, at the same time, napakaraming bagay na sadyang importante dito which na magagamit nyo kung kayo ay magbo-board exam na. So mind you class, no, dapat kung anong yung itinuturo natin dito, wag na wag ninyong kalimutan, no? Isa puso't isa buhay ninyo. Kasi nga kung anong itinuro dito, yun din ang actual na lalabas sa board exam because more on theory to, no? More on foundation. Kaya dapat huwag kalimutan, no? So dapat talaga pag-aral ng mabuti at makinig ng mabuti during the class discussion. And so ito yung mga topic, no? Na papag-aralan natin. Halimbawa, this week, no? History and evolution ng correction. So tapos na tayo ng orientation, no? Nung nagpa-face-to-face kayo. And I believe na may mga nag-attend naman sa inyo. It's either sa gym kayo o di kaya sa classroom. So dito, pag-aralan natin yung ano yung mga difference ng penology at correction, no? Yung correction administration, mga perspective history. So yung early prison, eto na yung
topic na yung kayo yung na-assigned, no, di ba? Kayo na yan. Then next meeting na naman, primary school of thought in penology. So yung mga classical, neoclassical, pag-uusapan natin yan, relevant dito sa correction, in relation rather. Then next week, next meeting naman, importance personalities. Sino ba yung mga important individual sa larangan ng correction subject? Again, dapat huwag kalimutan, tandaan, kasi nga bakit? Kung anong itinuro dito, yun na lang din ang lalabas sa board exam ninyo. Kung sino-sino mga personality, sila lang din, no? Kaya dapat huwag kalimutan. Then development of correction, yan. For fourth week, yan ang ituturo natin. So ang dami niyan. So hanggang eighth week, ano ang yung BGMP, ano yung BUCOR, ano yung United Nations Minimum Standard of Treatment ng Prisoner, no, yung mga commitment and clarification of prisoners, the forms of correctional treatment programs and basic policy on how to handle an inmate, rules and regulations on movement and transfer of prisoners, we will also tackle about that. Likewise, we will also tackle about the principles of custody, security, and control of inmates and its application. So we will also talk about the disciplinary measure imposed in jail and prisons. At the same time, you will also learn in this course the proper procedure in the release of prisoners. So kung paano ba sila lumaya, ano bang kinakailangan gawin, at ano yung mga instances na sila ay pwedeng lumaya. Likewise, administrative offenses and liability of prison. So papag-usapan din natin to, no? Napaka-importante nito kasi nga napaka-technical niya, yung mga administrative offenses na maaaring makomit ng isang PDL even though they are in prison or they are behind bars. So ano yung GCTA? Ano yung mga ground for disqualification ng GCTA nila, no? Or mga STAL or the law on special time allowance and TASTM. So and so on and so forth hanggang week 18 na yan, hanggang next year. So ito yung mga expected, lahat-lahat ng mga to together with its subjects will be able to learn all of these things at the end of this course. So ang dami nating pag-aaralan dito. So that is why you need to be very focused in the subject again and again, because most expected that this topic that we will able to learn here ay lalabas at lalabas during the moment you will take your exam. So that is why you should not just during the semester, but you should learn it by heart. At the same time, you should not forget it up to the time we're going to take your board exam. So that is all about our syllabus, no? Then let's proceed with our formal discussion. So, okay. So, ito ang mga topic na pag-aaralan natin, no? First is, sa first week to, history and evolution of corrections. What is the difference between penology and corrections? Correctional administration, what does it mean? The historical perspectives and the early prison. So mind you class, again, dito sa early prisons, ito yung mga topic na inassign ko sa inyo that you are mandated to report at least per group every meeting, no, at least 15 to 20 minutes, which earlier na pag-usapan na natin. So let's proceed. The historical development of correctional system. So bakit kaya kinakailangan nating pag-aral ng history? Correction naman yan, sir. About preso yan. About correctional facility yan. About correctional system yan. Why we should need to study about the history? Of course, class. Because during your board exam, maraming lumulusot doon na tinatanong about sa history. So when you are mindful, no, when you are aware of the historical development ng correctional system or ng correction itself, so basically, at least you are familiar with, magkakaroon ng malaking chances na makakasagot kayo ng tamang sagot. Because why? Hindi kasi natin alam kung anong ipapalabas sa board exam. So long as in the scope of corrections, no, again, the correction is form part of the board exam area and it is 10% of the total percentage of the criminology licensure exam.
So hindi natin alam kung saan papasok doon. But with regards to the history, meron at merong papalabasin. It's either sa development, prison development, involvement ng correction, or mga renowned or important personality as far as the correctional system is concerned, or as far as the correction administration is concerned. So that is why we really need to study history, no? So unang-una, so let's first in the global context. Marami pa, ang dami-dami, but this is some of the highlights or some of the important history of the correction. So first and foremost, I think, I believe na most of the time narinig natin to. So the Code of Hammurabi, dito nag-emanate ang the Law of Talion or the Lex Taliones. No, that is the Latin term. The Lex Taliones, the Law of Taliones. So again, siyempre, Taliones, ibig sabihin, pangalan yan, no? The principle of tit for tat. Ang ibig sabihin ng tit for tat, an eye for an eye, a tooth for a tooth. It is one of the principles that can be viewed from the most of the provisions of the Code of Hammurabi, especially on sections involving punishments, are either death or mutilation. So ibig sabihin, madugo siya, na harsh and barbaric, matindi ang parusa dito sa Law of Taliones or Lex Taliones. Kung anong ginawa mong kasalanan, yun din ang katumbas. Pag pumatay ka, papatayin ka rin. Pag nagnakaw ka, puputulan ka ng kamay. So napaka-harsh ng punishment in this Code of Hammurabi, no? This on this Law of Taliones. So again, huwag kalimutan, tit for tat or an eye for an eye, a tooth for a tooth. So yan ang Code of Hammurabi. So ano bang Hammurabi na to? It's a Babylonian legal text composed during the 1755 to 1750 before Christ. So imagine mo, bago pa sa Kristo, nag-exist na ang code na to, ang batas na to, no? Kung saan it is the longest and best organized, best preserved legal text from the ancient Near East. So ang tagal-tagal na bago pa si Kristo, no, dumating dito sa lupa, nag-exist na yung Code of Hammurabi, no? It is written in the old Babylonian dialect of Akkadian, purportedly by Hammurabi. So ang founder is si Hammurabi, kaya nga code ni Hammurabi. Siya ay the sixth king of the first dynasty of the Babylon. Babylonian, napaka primitive, napakatagal na neto. The primary copy of the text is inscribed on a basalt steel, 2.25 meter or 7 feet, and so on and so forth tall. So eto na siya, no? Yan, parang ang tawag dyan is basalt steel, so parang made of metal siya, no? Nabakal siya, kung saan nakasulat dyan yung code ni Hammurabi, no? So ang tangkad niya, 7 foot taller siya, no? Then nakasulat siya sa isang bakal. At during the time of Babylonian pa to siya. Napakatagal na panahon na. At ang founder nito ay walang iba kundi si Hammurabi. Next is the Hittites. Etong Hittites class, napakasikat na ito, especially when we talk about the geopolitics o di kaya pag mag-usap tayo ng mga yung global geography, no? So napakasikat ng Hittites. Marami sa YouTube, pwede kayong manood ng about sa Hittite ano dynasty o di kaya Hittite community. So ano ba yung contribution niya dito sa correction? So about 2 centuries after the Hammurabi, so mas nauna si Hammurabi. Then after ng 2 centuries, no? Dumating na itong Hittites, no? Nag-start na yung Hittites. Flourish even though part of their codes was discovered, few of its provisions are deciphered, no? So ibig sabihin more on biblical sila, no? What was observed in the Code of Hittites is a great importance of morality. So di ba? Sila ay isang community kung saan ang alam ko Asolian sila, no? Yung community ng Hittites kung saan pinopromote nila yung mga good moral, mga conduct, mga sila kasi nga based on Bible sila at the same time, parang more on virtues ang pinopromote ng community na to. So, they are building their community to protect themselves at the same time pinopromote nila yung morality kasi nga biblical yung konteksto ng kanilang pamumuhay. It only shows that even during the ancient time, values are greatly different
from one group to another. So yung grupo ng mga Hittites, so basically they are values, they are human with value, with good morals, no? So yun ang parang ang signature ng mga Hittites, sila ay mga mabubuting mamamayan, at the same time morality ang pinapairal nila. So yan, ito yung Hittites. So in modern day, yung Hittites na to, yung Hittites kingdom, no? Sa ngayon, sila na yung Turkey, yung Syria, yung Lebanon, at saka yung Cyprus in our modern day. So napakalaki ng kingdom nila, no? So the Hittites were Anatolian. So sila yung mga people of Anatolia, no? Yung Hittites, mga Hittites kingdom, ang tawag sa kanilang tribo is Anatolian people who played an important role in establishing first a kingdom of Kusara before 1750 BC. So again nga, mas taon yung Hammurabi, then two centuries after, no, nagkaroon na yung Hittites. At ang pagkakaalam ko to, yung kalaban nila ay yung mga yung kingdom ng Kaskas. Yun ang pinaka kalaban ng mga Hittites. So again, if you wanted to learn more about this community, about this kingdom, about this dynasty, pwede kayo mag-search sa YouTube for you to be able to learn and understand this geopolitics. So next is another contributing factor with regards to the corrections in global context, yung mga religious codes. So, di ba? Again, legal, biblical, we are being guided, no, with different codes that really guided our code of conduct in this world. So the religious factor or the religious text has a significant contributions to the humanity, no? Even before, di ba, yung mga code of Draco, yung mga code of Moises, mga Solon or Solomon, no? So even our ancestors, no, both especially biblical, basically ito yung mga guide principles ng mga conduct ng humans noon, no, yung mga religious texts or religious context. So first is the book of Deuteronomy. So, ano ibig sabihin ng Deuteronomy? No, the fifth book in the Bible. So siya daw yung fifth book in the Bible. This contains the basis of the Jewish law. So mga Hudyo, no, yung Deuteronomy siya ay basically the root of the Jewish laws, mga Hudyo. One of the most prevailing theories is that the Ten Commandments, no, yung mga sampung utos, basically dito nag-emanate, no. Found the chapter 12 and 27, this is a form of covenant between God and the people of Israel given to Moses on the top of the mountain, which is the Mount Sinai, no, Mount Sinai. Sikat to sa Bible, no, sa mga biblical, sobrang sikat nito. Especially yung kay Moses, no, yung sampung utos. So, ang tawag dyan is the Book of Deuteronomy. Siya yung fifth book ng Bible at founder ng mga Hudyo. So ito yung prescribe, ito yung scripture ng biblical text ng Hudyo, no? So Deuteronomy is an ancient Greek romanized. Ibig sabihin the second law, no? Is the fifth book of the Torah, yung mga Hudyo nga Torah, where it is called Devarim, the word of Moses, and the fifth book of the Christian Old Testament. So yun. Again, more on Moses, more on Judaism, more on Torah, more on Old Testament, no? Wala nang iba kundi si Deuteronomy, ancient Greek source, kumbaga guiding principle, guiding conduct ng mga sinaunang panahon. So another is the Greek code of Dracon, no? The ultimate severity. So ito, no, sa mga Greece naman, no, sa mga Greek time, no, the code of Dracon, ultimately severity and the Solon are the two of the most famous codes of the Greek about 70th century before Christ. So imagine mo, early 17th century, no, bago si Kristo ay nag-e-exist na yung Dracon. Kung saan ang Dracon daw is ultimate severity, ibig sabihin malala, mabigat, severe, no? Malala ang mga pamumuno dito, ang punishment dito. Yung Dracon come first and later repealed by the Solon code. So etong si Dracon, yung code of Dracon, code ni Dracon daw ay nauna, then later on ni-revise, pinalitan ng code ni Solon or the Solon code.
Except daw ang hindi lang pinalitan for some offenses still in the principle of talion was carried of this code. So yung lex taliones daw, mayroong mga prinsipyo doon, mga batas doon, hindi pa rin tinanggal sa Code of Solon. Pero yung ibang articles ng Code of Dracon ay tinanggal. Tinanggal ni no? Tinanggal ni ng Code ng Solon. So eto si Dracon. Actually, tao siya class, no? The Draconian Constitution, the first written legal code in ancient Athens. So mga sa mga Athens, no? The Draconian Constitution or Dracon's Code was written law created by Draco near the end of the 7th century before Christ in response to the unjust interpretations and modifications of oral law by Athens and aristocrats. So again, mga sinaunang panahon, yung mga Dracons na to, yung mga aristocrats, yung mga Athenian na to, sila ay nag-aaway-away, hindi sila nagkakasundo. Kaya may mga code-code sila. It's exclusively favorable sa kanila. Then again, nauna yung Dracon, then pinalitan ni Solon ng mga Athens naman to. Ito naman yung mga grupo ng Athens, no? Solon was appointed archon and was given legislative powers. Solon repealed all the law of the Code of Dracon. Pinalitan talaga niya yung mga code ng Dracon except the law on homicide. Again, kanina nga, di ba, yung mga lex taliones, may mga hindi niya tinanggal. Pero karamihan tinanggal niya kasi nga yung Code ng Dracon, favorable lang yun sa mga tao niya. Pag Athens ka, ano ka, hindi ka magbe-benefit doon. So, kaya tinanggal ni Solon. Kasi nga Athens siya, eh, kalaban nila yon. Solon was one of the first to see that lawgiver had to make laws that applied equally to all citizens and also so that the law of punishment had to maintain proportionality to the crimes committed. So, eto nga, yung favorable naman sa Athens. Again, yung Dracon kasi, severity, malala siya, lalong-lalo na pag ikaw ay Athens. Nakalabag ka ng batas, sobrang severe ng pa-punishment nang i-impose sa'yo. So, eto si Solon, no? Si Solon ay 630 to 650 before Christ was an Athenian statesman, diba? Constitutional lawmaker and poet. He is remembered particularly for his effort to legislate against political, economic, and moral decline in archaic Athens. His reforms failed in short term, yet Solon is credited with having laid the foundations for Athena democracy. Diba? Athenia, mga Athens siya. So, kalayaan, demokrasya ng Athenia. So, his constitutional reform also succeeded in overturning most law established by Draco. Again, kalaban na si Draco, kaya nare-repealed niya yun. So, Rome and the criminal law, the 12 tables. So ito naman kanina sa Greek, ito naman sa mga Romans, no? Rome. Other codes, the Roman law has the longest influence over many criminal laws. It begins with the 12 tables of wood prepared in 451 to 450 before Christ. So medyo late na siya, pero bago pa rin si Kristo, ito naman daw ang pinakamahaba at pinakasuccessful na Roman law na nangyari sa kasaysayan ng mundo. So ano ba tong 12 tables? Yan ang 12 tables. The law of 12 tables. Ano yung Latin term niya? Lex duodecim tabularum. Lex duodecim tabularum was the legislation that stood at the foundation of Roman law, formally promulgated in 449 before Christ. The table consolidated earlier traditions into enduring set of laws. So, ito naman ang batas kung saan law or lex ay 12 lang siya, 12 table lang siya. Pasok doon lahat ang mga ginagawa ng tao, ng mga Romano. So, ano yung halimbawa? Table 1, procedure ng court and trials. Sa table 2, further enactment on trials. Table 3, paano yung i-execute yung mga judgment. Number 4, ang karapatan ng mga familial heads, ibig sabihin mga tatay, no? Then table 5, legal guardianship and inheritance law. Meron din diyan acquisition and possession, land rights and crimes, torts and delicts. Ano ba yung mga sinasabing masasamang gawain? Ano yung mga bawal, no? Ano yung mga tamang ginagawa? Public law. Table 10, sacred law. Table 11, supplement 1. And table 12, supplement 2. So yan yung pinaka-summary ng Lex Duodecim Tabularum or yung the laws of the 12 tables, no? Ito naman sa Pilipinas, ang pinaka-sikat na sikat ng paulit-ulit na itinuturo sa atin noong college tayo sa Philippine history.
the Code of Kalantiaw. So ano ba tong Code of Kalantiaw? Ano ba yung katotohanan dito sa Code of Kalantiaw na to? So, Code of Kalantiaw was created by Raja Kalantiaw. Sa kanya nagmula yung Raja, si Kalantiaw ay ang pangalan talaga na ay si Raja Kalantiaw. Was a supposed legal code in the epic history of Maragtas. So Maragtas or Marajas yan. That is said to have been written in 1433 by Datu Kalantiaw, a chief on the said island of Negros in the Philippines. Ito yung history niya. According to the National Historical Commission of the Philippines, officially recognized Kalantiaw and the Code of Kalantiaw to be a 20th century fraudulent work by Jose Marco with no historical basis. So yung alam pala natin na Kalantiaw, na kwento-kwento about Kalantiaw, mga ati-atian, and lahat-lahat ng yon ay hindi pala yun totoo. Gawa-gawa lang daw yun. Imahinasyon lang daw yun ni Padre Jose Marco. Si Jose Marco ay isang priest na kung saan siya ay nag-fabricate ng kwento-kwento about kay Kalantiaw. Totoo si Raja Kalantiaw. Si Datu Kalantiaw, totoo yun. Isa siyang Raja, isa siyang Datu, isa siyang pinuno nung unang kasaysayan ng Pilipinas. Pero yung kwento na gawa-gawa niya about kay Kalantiaw ay hindi daw yun totoo. Wala daw yun evidence. Wala daw yun historical evidence, sabi ng National Historical Commission of the Philippines. So hindi daw totoo yun. So nag-publish lang yun. Mahaba din ang kwento about dito kasi nga itong si Priest Jose Marco parang nagbigay ng 5 kopya ng kanyang gawang kwento sa mga Amerikano, tapos pinablish yun, eh imahinasyon ng tumakbo doon. Ngayon, yun na yung parang nangyari na Code of Raja Kalantiaw. So yung code, o di kaya yung mga batas-batas doon, sinulat, hindi talaga yun kay Raja Kalantiaw or kay Datu Kalantiaw. Yun ay gawa-gawa lamang ni Priest Jose Marco. Yan, etong mga artikulo na to, Article 1, hanggang Article 28, wala daw tong evidence, historical evidence na mayroong ganitong code si Datu Kalantiaw. Ito daw ay gawa-gawa lamang ni Marco, ni Priest Marco. Yun ang sabi ng historical. At saka ang daming studies ng mga historians, no, ng mga great and prominent historians up to this day na dinedebunk nila. Ibig sabihin, they could testify na hindi totoo yung sinasabi-sabi ni Jose Marco. So again, atin ngayon, pag merong Code of Raja Kalantiaw, walang katotohanan yon. Yun ay fraudulent work ni Jose Marco. Ha? So lahat ng to, hindi daw to totoo. Wala daw ganyan si Datu Kalantiaw. Gawa-gawa lang yan. So next, Maragtas Code. No? Another correction. O di kaya, pag ibig sabihin ng correction, again, paano mo i-correct, no? Yung mali, i-correct mo. So, ito yung mga batas nila dati. Ito naman, Maragtas Code, o di kaya, Marajas Code. Ibig sabihin ng Marajas class or Maragtas, Tagalog kasi, pero Marajas talaga yun. Ibig sabihin ng Marajas, mga datu, mga raha, mga pinuno ng mga unang panahon sa bansa natin sa Pilipinas. Sina Datu Sumakwil, Paduhinog, Pauburong, no? Datu Puti, Maradjas yan sila. Ibig sabihin, group of datus. So, Maragtas Code. So, eto naman ay totoong code ni Datu Sumakwil. So, the Confederation of Madya or Madyas was legendary pre-colonial supra-baranganic policy on the island of Panay in the Philippines. So pre-colonial, ibig sabihin, bago pa yung colony, Spanish colonization sa ating bansa, bago pa tayo nilusob o bago pa nakapunta yung mga Espanyol sa Pilipinas, meron ng confederation ng mga Madyas, ibig sabihin ng mga datu, ng mga raha, ng mga pinuno sa ating bansa. At ang kanilang policy ay nakatoka, nakasentro sa Panay ng Pilipinas, no? Supra barangay policy on the island in the Philippines. So it was mentioned in Pedro Monteclaro's book titled Maragtas. It was supposedly created by Datu Sumakwil to exercise his authority over all other datus of Panay. So ibig sabihin si Datu Sumakwil, no? Siya yung pinakapinuno
sa dito sa confederation ng mga Madjas. So ito yung mga Datu Madjas according to the oral tradition. Yan, sina Datu Puti, Sumakwil, Bangkaya, Paiburong, Datu Lubay, Paduhinog, Dumangsil, Dumungsul, Valenzuela. Yan, no? Lahat ng yan ay mga datu kung saan sila yung mga nauna, mga ninuno natin, mga pinuno ng ating bansa bago pa dumating yung mga Kastila. Yan, sa San Joaquin, sa Antique, sa Aklan, sa Iloilo. Yan. Yan ang grupo ng mga datu o di kaya ng mga Madjas, no? Yan. Ito ay pinamumuna ni Datu Sumakwil. So, ano ng oras? Okay. So again, class, that would be all muna sa ating first meeting. So, I will be entertaining any questions and clarifications. But again, reminder, ito yung topic ninyo, early prisons, no? So, next meeting, yung mga president and his group mates will be the first reporter, no? Mag-report at dapat lahat magsasalita, dapat lahat may ambag. So I think that would be all, and I am now entertaining any queries or clarifications para at least magkaroon tayo ng class discussion.